Hey attorney, ginawa po akong guarantor ng hindi ko alam sa isang online lending app. Nalaman ko na lang nang makatanggap ako ng text message na sinisingil ako para bayaran ang utang ng kaibigan ko. Kinaharas na po ako sa text ng online lending app. Dapat po ba akong magbayad? Guarantor sa online lending app. Dapat ka bang magbayad kapag siningil? Ano ba ang guarantor? Ang guarantor ay tao na involved sa mga transaksyon sa pag-utang, kung saan siya ay kasama bilang tagasagot ng utang kung hindi magbabayad ang umutang. Nasa Article 2047 ng New Civil Code, ang definition ng isang guarantor. Ito ay isang tao na nangako sa isang tao, na kung tawagin ay creditor o taong pinagkakautangan, natutuparin niya ang obligasyon ng isa pang tao na may utang, o obligasyon na kung tawagin ay debtor, o may pagkakautang, kung hindi nitutuparin ang nasabing obligasyon. Ano ang requirement ng batas para maging valid na guarantor ang isang tao? 1. Legal capacity ng guarantor, na dapat ay 18 years old and above. 2. Valid contract, na iga-guarantee ng guarantor. 3. Valid na contract of guarantee, kung saan nakapirma ang guarantor. Ayon sa Statute of Frauds na napapaloob sa Article 1403, Paragraph 2, of the New Civil Code, may mga transaksyon na kailangan na may kasulatan, or nakasulat sa papel at napirmahan, para ito ay maging enforceable o pwedeng ipatupad ng korte. Isa na dito ay ang special promise to answer for the debt, default, or miscarriage of another, o ang pangakong sumagot sa pagbabayad ng utang sa hindi pagtupad o pagkakasala ng ibang tao. Ito ay tinatawag na contract of guarantee, surety or indemnity. Ang Article 1403, Paragraph 2, of the New Civil Code ay tinatawag na Statute of Frauds dahil nandito ang listahan ng mga kontrata na dapat ay nakasulat at napirmahan ng mga partidos. Kung walang kasulatan at pirmahan, ang kontrata ay hindi pwedeng ipatupad sa korte. Isa na dito ang kontrata ng isang guarantor. Matatawag ba na legal na guarantor ka sa online lending app dahil inilagay ang name at cellphone number mo ng umutang bilang reference? Hindi. Malinaw ang batas sa Statute of Frauds na ang pagiging guarantor ay magiging valid lamang kung ito ay nasa isang kasulatan at ito ay pinirmahan mo. Dahil hindi ka guarantor, at ginamit lamang ang name o cellphone number mo bilang reference, wala kang pananagutan sa utang na sinisingil sa'yo. Matatawag ba na electronic signature mo, ang name o cellphone number na ibinigay ng kaibigan mo, sa online lending app? Hindi. Ang pagbibigay ng name o cellphone number sa online lending app, ay hindi matatawag na electronic signature, at hindi valid na electronic contract of guarantee. Ayon sa Republic Act 8792, in relation to rules on electronic evidence, ang electronic signature ay kakaibang marka, karakter o tulog, in electronic form na dapat na-attach, na-authenticate, at na-approve ng tao na may-ari nito, sa electronic message o document. Kung ia-apply ang nasabing batas sa nagpadala ng legal na problema, hindi siya matatawag na guarantor ng umutang, sa online lending app. Wala rin siyang legal na obligasyon sa umutang, at sa online lending app, kaya di siya dapat na magbayad. Lex Smith Teachings. Ang pagkuha ng isang guarantor ay dapat nasa tamang paraan. Ang pagdamay sa inosenteng tao na walang kinalaman sa pag-utang, ay may kaakibat na criminal, civil, at administrative na kaso, laban sa umutang at sa nagpautang. Alamin ang batas ng hindi mawalay ng landas. Tumutok tuwing Biyernes sa Everyday Law. Mag-subscribe rin sa aming YouTube channel. May tanong ka pa ba tungkol sa online lending app, guarantor, at ibang concerns sa utang? Magtanong sa abogado, for free, gamit ang legal service na assist. I-download ang LexSmith mobile app, available sa App Store at Google Play. Maaari ring mag-register sa www.lexsmith.com.